guys! Welcome back to my channel, Ina Chick here! So, sa ating video ngayon, meron dalawa tayong product na i-review. So, talagang tinaas ko na siya. Trending kasi siya. Ito, nabili ko tong isa kay Chimiyuki, then yung isa kay Sydeshoppe. Nagkakaubusan kaya nitong cushion na to, itong unicorn cushion na to. So, na-try ko na siya. To be honest, na-try ko na siya ng mga ilang araw. Okay naman siya, pero hindi ako masyadong fan. Pero, bigyan natin siya ng chance. Baka, neto pa lang yung time na nagkakakilalan kami. So, ito, dito siya nakalagay. Nabili ko siya sa Shopee. So, sa unicorn cushion, ang ganda niya. Ang ganda lang niya, guys, yung packaging niya. Tapos, kung mahilig kayo dun sa mga crystals, alam nyo ba yung kapag yung snowball, diba? Ako, gusto ko yung mga snowball. To parang gano'n, no? Tignan nyo, ang ganda, oh. Tapos, yung packaging niya. Tapos, kulay purple pa. Eh, yung favorite color ko pa naman, pink and purple. O, yun, no? Ang ganda, diba? Naglababaan yung mga stars, no? Tapos, to yung kanyang packaging. Ito yung likod. Ito yung harap. So, sabi dun sa likod, itong products ito ay made from Thailand. So, sikat siya dun. Ang shade ko, may tatlo siyang shade. 22, 21, and 20. Ang kinuha kong shade ay yung 21, yun yung nasa middle. Pero parang mas type ko yung 20. Kasi diba, nabanggit ko naman sa inyo, mas type ko yung a little shade lighter sa skin tone ko. Hindi ko alam, siguro nag-oxidize or oily ba? Hindi ko alam eh. Pero feeling ko mas yun ang bagay sa akin. Depende naman yun sa inyo, guys. Kaya nga, diba, dapat ine-explore ninyo. Hindi lang kayo basta nanonood. Hindi nyo kasi maiintindihan or malalaman kung ano talaga yung perfect for you when pag hindi mo naman siya trinay. So, tignan natin siya, ha. Ako ay NC21. NC nga ba? Tama ba? NC. Nakalagay lang, ano bang shade? Sorry. N21. So, ito yung nasa middle. So, dito, nakalagay ingredients niya. Kaya lang, hindi ako marunong magbasa ng sulat sa Thailand. Pero may English naman. Mga ingredients lang. Tapos, sabi niya, high coverage, capable of accommodating dense and more covering texture. Diba kasi may mga skin tayo sa face natin, diba? Hindi naman even yan eh. Tinamo ko yung mga pekas ko dyan, yung mga kumitigyawat, may mga blackheads, may discoloration, tayong gustong itago. So, sabi niya, high coverage daw siya. So, richer in texture, the new formula creates even skin tone and corrects all imperfection for a velvety radiance. Sabi niya rin dito, ay long-lasting. Upon contact with skin, some components of the formula evaporate, fixing a lightweight makeup veil for all day long results. So, nakalagay rin dito guys yung expiration niya. 2018 to 2023. Ang tagal, 5 years. Di ba usually ang mga makeups, mga 1 to 2 years lang, expired na siya. So, ito yung kiniklaim niya. So, maganda. So, sabi nila, the best cushion for morena skin tone. So, siguro, kasi ang dami ko na rin na-try na cushion. Fan ako talaga ng cushion, no? For your info, fan ako ng cushion kasi unang-una madali siyang gamitin, pak-pak-pak-pak, tapos na, di ba? Unlike nung mga beauty blender, ganyan-ganyan, mas bet ko ang cushion. Kaya lang kasi, parang yung ibang cushion kasi para ang bilis maubos, hindi ko alam kung bakit, or nadadry ba siya agad, kaya nauubos agad. So, ito yung packaging niya. Magkaya sa product, ha? Ito yung packaging niya. Sino ba naman hindi mai-inlove? Tapos, sabi ko naman sa inyo, di ba na-try ko na siya na ilang araw? May film dyan. So, tinanggal ko na siya. Ito yung sponge niya. Ito yung applicator niya. So, sa loob, hindi ko tinatanggal. Yung parang cover. Hindi ko siya tinatanggal. Kasi nga nag-worry ako, baka maubos agad. Or matuyo. Sayang naman. Ito siya, oh. Kita nyo, mga stars. Okay? So,
itatry natin siya ngayon together with the liquid foundation na nabili ko in the shade number 5. So, from Thailand din, from Nee Cara din, same manufacturer. So, try natin siya ha. Pakita ko sa inyo, sabay-sabay tayong, paano ba, wear test ba? O makita nyo yung experience ko sa ganitong product para kung gusto ninyo, pwede nyo siyang i-avail. Okay? Nagkakaubusan to eh. Kaya nga nung, nakita ko kasi mas mahal siya ng konti kay Kikay si Maria. Alam niyo naman ako, fan ako ng mga products ni Kikay si Maria. Kaya lang kasi talaga, gusto ko siya talaga ma-experience. Ang last na bili ko ng cushion, yung kay April Skin. Yun, yun lang. Gusto ko rin yung kay April Skin. Actually, maganda yung sa kamabango. Ito rin naman. Check na natin. Yung amoy niya, amoy pa bango? May amoy siya, pero hindi siya... Parang tolerable siya. Guys, yung ginamit ko lang, naka-sunblock ako, pero hindi yung sunblock ko, from Face Republic ang ginamit ko. Trinay ko yung sunblock ng Rick's Skin Syncerity. Tapos kapag okay to sa akin, i-review din natin to, ha? So, wala akong nilagay sa ibang face ko, except sa aking cream sa bibig. Yung aking peripera na Airy Ink in the shade number 2. So, ito na yung product. Ito nyo. Ito siya. Diba? Ang dali lang kasing gumamit, guys, talaga ng cushion. Saka, dahil nga kiniklaim ng product na to, na high coverage, kamatik din naman yung formula niya. Parang a little goes along the way. Wala akong nilagay na primer. Talagang ano lang. Sunblock lang. Kita niya ba? Meron bang difference? Yan. Marami akong lines kasi dyan dito, guys. Kaya, so, ito yung face na, itong part na to, ito yung meron. Itong part na to, yung lalagyan pala na. So, may dewy effect, no? May dewiness na nagaganap sa aking face. Tapusin na natin. Lagyan natin. Tapos, wear test tayo. Pakita nyo kung ano yung sinasabi ko na tumatagal siya, guys. Tumatagal naman. Kaya lang, kasi parang feeling ko parang yellow-yellow niya. Siguro nga kasi, dahil, ito kasi, kung iisipin mo, guys, ito yung talagang pasok sa skin tone ko. Itong ganitong color. Kasi hindi naman talaga ako maputi. Hindi naman ako mapote. Morena ako. Ito yung dapat. Kaya lang kasi hindi ako sanay. Yung kamatch lang ng skin tone ko. Gusto ko yung parang a little bit higher or a little bit mas higher yung color. Yan yung first layer. Actually, hindi ako yung malayer ng malayer. Akala nila nga kasi sa office ang kapal ko mag-makeup. Pero, BB cream lang ang gamit ko noon. Yung aking BB cream. Okay? Yan. For me, enough na yung one layer. Okay. Ngayon, di ba sabi natin, susubukan natin yung blush. May mga napanood akong video dahil in-apply nila na hindi pa siniset yung product sa face. So, ang nangyari, humula, sumasama sa kamay. So, since tapos na tayo din sa product, ito siya, guys. So, babalik ko ulit dahil ayoko siyang mag-evaporate. Sayang naman. 450 plus shipping fee, so 500 pesos din. Ito. Ang ganda ng color niya. Diba? Ngayon, para wag din naman masayang yung product na nilagay natin sa face natin. Nakatingin ako sa mirror. Sorry kung ano itsura niya talaga. Ito yung liquid blush. Very well packed. Pareho sila. Yan. Ang ganda lang din ang color niya. Isiset muna natin yung face natin ng setting powder. Gamit ko yung brush ni Miss Ann Klutz. Itong dome brush niya. Saka yung Nishido Final Powder in the shade Creamy Glow.
set muna natin siya, ha. Kuha ko ng product. So, ayan. Ako ang ulap, like, kung, you know, sineset na una yung ilong. Ayun ko. Tapos yung taas. Sa noo. Tapos after nito, lalagay ako sa ilalim ng mata. Tapos yun na yung mata. Yung talukap. Ganun din sa kabila. Tapos, yung mga natira, mabuong mukha na. So, hindi tayo maglalagay ng kahit ano, contours, wala, ha? Yung ilalagay lang natin itong setting powder after natin gamitin yung cushion. So, ayan yung itsura niya. Guys, yung ilalim ng mata ko, malines ako talaga, ha? Yan. Since na-set na natin ang ating face, yan ang itsura niya. Na-set na natin. Ganda ba? Malaban ang nangyayari kung ano-ano. Kasi nga, kiniklaim ng cushion na to. The best cushion daw for morena skin tone. Yan. Nabagay na bagay sa ating mga Filipina. Di ba sa Thailand kasi kapulay naman natin sila. Kaya siguro, na-develop din naman ito. Na-develop tong product na to dun sa kung ano man yung color talaga ng isang morena. So, bigyan natin ng chance kung paano talaga siya mag-work. Ang hirap kasi, no, hindi ko maiwasang hindi siya ma-compare dun sa ibang mga portion ko na talagang, kasi diba, yung ibang normally naman, made in Korea, o ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Ito. Try natin yung liquid blush. Na-try ko na rin to, guys. May mga glitter-glitter siya. Pero kasi pag pinump mo siya, ang dami agad, kaya natatakot ako, oh. Oh, kita mo? Ang dami kasi agad ng product. So, since na-set na natin siya, oo. Ganyan ko, para even. Guys, kuha na ako, harap na ako sa mirror, ha? Harap na ako sa mirror kung paano i-apply yung blush. Takot tuloy ako, baka ang dami. May pagka... may pagka brownish something na hindi siya yung patwitams na blush. Oo, ito yung mga sinasabing nasa adolescence. So hindi siya yung patwitams na blush, yung mga papink-pink, papichi-pichi. Ito yung mga dalaga blush. Yan. Eh alam niyo naman, mahilig tayo sa drunk blush. So yan. Sayang yung product. Nakita niyo ba yung difference? So, since ginamit natin siya, ginamit natin yung liquid blush. Ginamit natin yung liquid blush. Ano ba yan? Nabulol na. Naghahanap kasi ako ng tissue kasi naiirita ako. Ayan. Ano kasi siya. Ito pala. Ayan, punasan muna natin. Powder ulit para iset yung blush. Kasi feeling ko, guys, kapag bumaba ako sa kwarto namin na to at lumabas ako ng bahay, parang lahat ng alikabok ay didikit sa akin. Yan, iset lang natin siya. Okay? So, wear test tayo. Ha? So, ang time natin, around 3 p.m. Yeah, 3 p.m. So, try natin kung hanggang anong oras siya mag-i-stay. Maglalagay lang ako ng kilay. Maglalagay lang ako ng kilay at ng konting slick.
Be back to you in a bit. Hi, I'm back. So, ito na siya. After 5 minutes, kasi naglagay lang ako ng konting kilay at yung lipstick, yung ginamit kong lipstick ay yung aking City Ink in the shade Delicate. May time din to para reviewin natin. Trending din to. So, yan. Tapos na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, guys. Diba, kalalagay ko lang siya. Hindi ko alam kung mainit. Pero, diba, mainit din naman sa Thailand. Hindi naman ganun kalamig sa Thailand. Pero, feeling ko talaga, hindi ko siya, parang hindi ko. Ang daming good reviews. Ang daming good reviews. Na gusto ko sana, ganun din ang maging review ko sa inyo. Pero, sa bagay, sabi naman nila, diba, hindi naman yung porket nag-work kay Juan, mag-work kay Pedro. So, sa akin kasi, hindi ko alam kung makikita ninyo. Parang feeling ko nagki-cake siya, namumuo. Saka parang medyo madilaw sa timpla ko yung portion na to. Kaya parang siya, di ba, sinabi ko sa inyo, hindi ko siya masyado bet. Ayan. Magpipicture tayo ha, para pakita ko sa inyo. Ayan, nilapit ko na. Kasi gusto kong pakita nyo eh. Ayan, no? Parang namumuo siya dito. Ayan, dito ko. Tapos, yun, para siyang, hindi ako komportable. Parang namumuo-muo siya na. Price niya. Usually, kasi diba yung caution, parang 1.5 pataas. Okay. Ang price lang nito is 450 plus the shipping fee na 5, na 50 pesos, eh di 500 pesos pala nabili. So, dahil maganda yung mga reviews, kasi nga, yung mga kilala pang tao ang mga nag-review, I expect more. Na parang ganun din ang dating sa akin. Pero ayoko naman magsinungaling sa inyo. Medyo hindi ko siya bet. Pero dahil sa ano na lang, hindi pa nga, paano ko ba sasabihin yung wear test? Ngayon pa nga lang, parang dismayado. Parang madidismaya na something na. Mamaya magpicture tayo doon sa natural lighting. Lighting eh, no? Hindi, I mean yung sa labas. Kasi tignan mo yung sa may nguso ko. Ewan ko kung nakikita niya, pero parang pawisin kasi ako dito sa part na to. Yun, no? Para siyang nahuhulas. Yun yung term. Nahuhulas siya sa akin. So, yun. Medyo hindi ako masyadong fan talaga. Yun na una ko nakita. So, saka masyado siyang madilaw for me. Pero, kayo guys, i-try nyo din. Kasi nga, sabi ko nga, diba, kung hindi naman kahit hindi nag-work sa akin, hindi mag-work sa inyo. So, napakamura na nito, guys. Basta, mag-ano pa kayo na ibang mga reviews. Maganda yung mga reviews na Miss Anne. Yung iba pa, yung mga ibang vloggers pa. So, sige. Balikan ko kayo from time to time kung anong mas mangyayari pa sa Facebook. Okay. Naglalaba ako. Masusubukan kung ilang hulas pa ang mangyayari. Ayan. Bye! Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang humuhula siya. Basang guso. Ayan. So, makaka 30 minutes pa lang. So, ganyan siya. Diba? Para tuloy, ewan ko. Diba? Ayan o, humuhulas. Sa ilong, dito. Minsan, expected naman to na magsusuot talaga din sa mga skin natin yan kasi nga caution. Kaya lang, tingnan mo, oh, sa mga lines ko.
Dito hulas na. Wala pang 1 hour. Hulas na siya. Kaya hindi ako masyado fan itong cushion na to. Well, sige, tignan natin mamaya. Balikan ko kayo time to time para sa another update. Hi guys! I'm back! So, gusto ko lang pong i-zoom. Yan na po ang nangyayari sa aking face. So, bukod sa nagki-cake, bukod sa cakey siya, hulas na hulas pa. Alam mo, disappointed ako kasi meron naman pong mas mura na product. Pero hindi ako ganito kahulas. Or kasing price niya, katulad ng BB cream ko sa Face Republic, or yung mga ibang foundation na kasing presyo lang niyan, nasa 400 or 450, pero hindi ganito kasama para sa akin, ha? Disclaimer po, ito pong sinasabi ko ay base po sa actual experience na nakuha ko using po yung Nee Cara na cushion, saka yung Nee Cara na liquid blush. So, sorry po sa manufacturer nito, pero sa akin po, hindi po siya nag-work. So, marami po, actually guys, marami. Wala ako halos na nakitang bad reviews about dito sa product na to, kaya excited akong i-share ang thoughts ko sa inyo. Kasi, alam ko naman na kahit pare-pareho sila na magaganda yung review, pero hindi naman ibig sabihin nun na yung applicable sa kanila ay applicable sa akin. So, sinishare ko lang po sa inyo yung talaga pong na-experience ko using the products. Ngayon po, 6 o'clock pa lang, pero hulas na at cake na yung makeup ko. Ang beses ko siyang ginamit sa office, pero hindi talaga kami magkasundo. Eh, talagang kahit bimo, naka-aircon na ako sa office maghapon na yon. Pero talagang nahuhulas siya sa akin. Hindi ko ma-experience yung mga na-experience ng ibang vloggers na maganda yung sasabihin sa product nito. Siguro maski yung liquid blush, walang problema. Pero kita nyo, dahil nga siguro nahulas na. Wala na siyang pinagkakapitan, konti na lang siya. Oh, kita nyo ba kung gano'ng kakeiki yung ganito ko? Yung mata ko, diba? Yung eyelids ko, kung gano'ng kakeiki yung buong face ko. So, naiirita na ako, kaya gusto ko na maginamos, gusto ko na maligo uli. Dahil nga ang pangit nung kinalabasan nung product sa face ko. So, hindi ko alam dahil ba mainit na rin kasi ang panahon natin ngayon, kaya ganito humulas. Pero hindi eh. Sabi ko nga, ang daming products. Bakit naman yung Face Republic na BB cream ko? Or yung bang ginamit ko na sunblock ba? Kaya siya naging cakey? Kasi recently yung Rix ang ginagamit ko. So, or mainit ba yung panahon kaya siya ganito? Hindi talaga siya sa akin bagay. Ang pangit talaga. So, sorry Nee Cara, pero fail po ang test ko po sa inyo. Sorry po. Sorry Nee Cara, pero hindi po naging maganda yung experience ko sa product nito. Pero hindi naman po sa akin lang naman nagdedepende yung opinion. So, may mga ibang, marami naman po sa mga vloggers na nakagusto po na inyong product. Pero sad to say po, price-wise, mura po siya sa for cushion. Kasi usually naman, ang price ng cushion is 1,500 and up. Diba? Yun yung mga April skin, yung mga Laneige, diba? Yan yung mga price niya. Kaya lang talaga, hindi kami nagkasundo. So, kaya guys, sorry. Medyo failed itong review natin. Hindi maganda yung kinalabasan. So, sana po, samahan niyo po ako ulit sa mga dadating ko pang mga ibang videos, panoorin niyo po yung channel natin para po mas lumaki na lumaki yung pamilya natin. Marami po tayo magiging experience, marami po ako i-share sa inyo. So, sana po wag po kayo magsawang manood. So, bye! See you in my next videos! Bye-bye po!